Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, wala akong bosses for today's video. Pero pupunta tayo sa South Korea. Ah, diba? Excited ako sa Korea trip natin ngayon, guys, kasi may mga lugar tayong pupuntahan na first time ko. Like for example, pupunta tayo sa Seoul, syempre. Pupunta tayo sa Jeju Island. First time ko mag-Jeju Island. And then babalik tayo sa Busan, kasi kung napanood niyo yung Busan vlog ko before, like hindi ko siya masyadong na-explore kasi ulan ng ulan. So ngayon, babalik tayo para makapag-try ng mga activities sa Busan, and siguro mas mabigyan ko kayo ng better guide sa Busan. I will also try to visit Jeonju. Yung Jeonju is nirecommend ng aking Korean friend na si Kim. Sabi niya puntahan ko daw ang Jeonju, and then I will also go to Daegu and then back to Seoul. So ilalagay ko na lang yung mapa dito ng ating ruta for this trip. Actually, dapat pupunta pa ako sa Daejeon, pero for some reason, I have to cut it kasi meron ako, kailangan kong bumalik ng Pilipinas for something. Para may mga ayusin akong bagay. But yeah, so ayun yung ruta natin. I will be staying in Korea for 20 days or almost 3 weeks, no? And surprisingly, guys, wala masyadong pila sa Cebu Pacific ang aking airline ngayon. So walang pila sa check-in counter, wala rin pila sa immigration. Sobrang parang dire-diretso lang ako. At ito ha, first time na wala talagang tinanong sa akin yung immigration officer. Like, zero. Zero tanong. Sa lahat naman ng out of the country ko, meron yan tanong. Like, isa, tatlo. Tatlo usually yung tanong eh. Saan ka nag-work? Kailan ka babalik ng Pilipinas? And then, sino yung kasama mo? Yung tatlong yan, automatic yung laging tinatanong sa akin eh. Pero, first time, ito talaga, wala. As in, zero. Zero, walang tinanong. Parang kinuha lang yung passport ko and then yung plane ticket ko. Yung visa ko nga, di ba sa Korea may visa? Parang hindi niya chinek. Ang kinuha niya lang yung ticket tsaka passport. Tapos yung visa, hindi niya naman inopen. Nandun lang sa parang anong desk. Tapos, ayun. No, weird doon talaga ako. Kinakabahan niya nga ako kasi 3 weeks ako mag-Korea. Baka maraming tanong. Kung kailan ako kinabahan, doon naman walang tanong. But anyway, ano pa ba? Requirements na sa guys. Ang requirements going to for Filipino travelers going to Korea. Of course, first kailangan niyo ng valid passport na good for 6 months, and then kailangan niyo rin ng visa. Yes, guys, for Filipinos kailangan ng visa to Korea, no? At gumawa ako ng aking Korean visa application vlog. So kung gusto niyo mapanood 'yon kung paano ako nakakuha ng 5 years na multiple entry visa. At last, nagranta na tayo ng 5 years, no? Kasi pang third ko na siyang apply. Yung first and second, laging single entry lang. But now, multiple entry na tayo. So, pwede nyo mapanood yung vlog na yun kung gusto nyo ng guide. Ang third na requirements is yung plane ticket. And then, fourth is e-travel. Again, hinighlight ko na dati na yung e-travel, required ito, no? Kapag nag-fill out ka, hindi na siya hinahanap ng officer. Pero pag hindi ka nag-fill out, nakikita nila yan sa system nila. Kagaya ng nangyari na naman kanina, meron nakapila si kuya, wala na namang siyang e-travel. So, parang, nung nasa immigration na siya, pinabalik siya, pinascan sa kanya yung QR code at pinagawa siya ng e-travel. Pwede niyo naman siya magawa in advance, no? Up to 72 hours before your flight. Na-download niyo lang yung app na to, eGovPH, and then pwede na kayo mag-fill out doon kahit nasa bahay pa lang kayo. And then, what else? Gusto niyo bang malaman ko ba't wala akong boses? Wala akong boses, guys, kasi 'di ba, kakagaling ko sa Taiwan travel. Tapos pag-uwi ko ng Pilipinas, minamadali ko talaga na i-edit lahat ng Taiwan ko para matapos na siya. Kasi gusto ko before ako umalis ng bansa, natapos ko na yung Taiwan. So inabuso ko yung katawan ko, hindi talaga ako natutulog masyado. Or konti lang, natutulog lang ako ng konti. Tapos parang yung katawan ko parang edit na edit, laban na laban. Tapos afternoon, no, umatend pa ako ng mga cloak event. Parang buong araw kami doon nakikipag mascot. Tawag ka sa amin, ako, si JM, tsaka si Ivan, mascot ng cloak. Kasi as in, buong araw kami doon, guys, nag-i-entertain ng mga tao. And salamat, no, salamat sa mga dumalo, yung mga nagpa-picture, nakipag-usap sa akin. Sobrang na-appreciate ko, guys, yung mga tao or kayo, guys, ng mga nanonood na tinatawag ko kasi parang wow, I feel so good. May mga nag-message sa akin na parang nahihiya daw silang lumapit sa akin. Tapos may mga nag-message sa Instagram na nahihiya daw silang lumapit sa akin, magpa-picture sa akin. Sabi ko, ba't kayo nahihiya? Parang I feel good, guys. I feel good every time na tinatawag niyo ako or every time na sasabihin niyo na gusto ko magpa-picture. Kasi
parang it's ano sa akin, it's a blessing. It's a blessing, it's a privilege. It I feel flattered every time na ginagawa niyo 'yun, kasi sino ba naman ako? Sino ba naman ako para pa-picturean niyo, no? So every time na may tumatawag sa akin nagpapa-picture, hindi siya abala sa akin, guys. I feel good na every time ginagawa niyo 'yun. At yung mga may nagbigay pa ng pagkain sa akin, si Ate, yung cinnamon, grabe, Ate. Hindi mo naman kailangan magbigay, pero ang sarap ng cinnamon. Ang sarap ng cinnamon. Shinare ko pa nga kaila JM yung iba eh. Pero mas marami akong nakain dun sa cinnamon. So, thank you so much. And, ayun lang. Kaya, ayan, inabuso ko yung katawan ko. Kaya tingnan niyo yung boses ko, medyo wala. And then, isa pang ano, problema. Kasi yung mic ko nawawala. Wala nang akong boses. Nawala pa yung mic ko. So, I'm not sure kung clear yung voice ko, no? Kasi yung paligid dito, syempre makakapture niya yung lahat ng noises. But please bear with me, guys. Nawawala talaga yung microphone ko. I will try to buy another microphone in Korea. Kasi hinahanap ko talaga siya buong araw. Hindi ko talaga mahanap. Parang kinalkal ko na yung buong kotse ko, yung buong kwarto ko. Hindi ko talaga mahanap yung microphone. Parang I feel down nga today kasi nga nainis ako na wala yung microphone ko. Siyempre, hindi naman ganun kamura yung mic. Like, nabili ko rin siya mga 6,000 plus. Ganun kasi magandang quality ng mic. But I realize na I have to let it go, no? Na parang I'm too blessed to be stressed. Parang masyado na ako na-stress today dahil sa mic na yun. So, sabi ko, sige, bili na lang tayo ng bago. At this lesson learned, no? Wag masyadong maging burara kaya nawawala yung microphone. And ayun lang naman, medyo umuulan na ng konti. Kung makikita nyo, hindi nyo yata makikita kasi merong bagyong paparating. Kaya medyo nag-worry din ako. Kasi malakas daw itong bagyo na to, no? Hello? Sana naman hindi ma-cancel yung flight. Ayan, 12:55. Ang flight ko is 2:40 a.m. Ayun naman, guys, no? So kakain lang muna siguro ako dito kasi meron pa akong 2 hours before my flight. Nakatulog na ako sa aeroplano tapos pag gising ko meron ng ganito sa ano ko sa seat ko. So, yeah. Thank you. Mag-fill out lang. Welcome to Incheon International Airport. Napunod ako boses. Nakabuisit. Ayan. So, makikita nyo naman yung mga araw-araw. Yan. Arrivals. Ay, shucks. Kanya is nasa may pa-left daw. So, yan. Lang tayo dito sa may left. Let's go. Meron pala mga additional requirements. Ito merong arrival card, customs declaration form, saka health declaration form. Hindi ko maalala na meron palang ganito last time. Pero ayan, merong mga papel na binigay. Tatlong papel, arrival card, health declaration form, and customs declaration form. Pero pwede daw kayo mag-fill out online. Ito, meron din silang isang papel pa na how to fill out online. Pero apparently, karamihan ng mga tao sa Cebu Pacific or mga passengers sa Cebu Pacific, wala kaming ganito. So, kung makikita nyo, karamihan kami may dalang papel. Oh my gosh. I'm so happy you're back to Korea. Ang hindi lang ako happy, yung boses ko, malat pa rin, guys. Parang kailangan ko ng salabat. No, parang kailangan ko ng salabat para... Ayan, guys. Incheon Airport duty free. Let's go. Ayan, guys, yung arrow arrivals, no? Sige. Check lang natin. So, ang travel time, guys, was 4 hours from Philippines to Incheon, no? Pero, 1 hour, Korea is 1 hour ahead from the Philippines. So, kung makikita nyo sa details ng flight nyo, akala nyo 5 hours yung nakasulat. Pero actually, 4 hours lang yung actual travel time. Pero pag dumating ka kasi sa Korea, mag-a-add ka ng 1 hour. So, mukhang 5 hours, pero 4 hours lang talaga. Ayan, arrivals. Bababa tayo. Ay, magti-train pa yata tayo. Yes. Yes, sir. Yes, sir. God, I'm so excited na napakasalan si Jungkook. Or sino bang papakasalan natin dito sa Korea? Si V, si Taeyong, si Mingyu. Si Mingyu na lang muna kasi nasa army pa yung dalawa.
So ayan guys pa. So ayan guys, pagka-arrive natin, bumaba lang tayo and then merong train station. Saan ba papunta yung train station na to? Gates 1 to 50. Saan tayo pupunta? Ano ba sasakay tayo ng train station na to na? Ayan, nauna pala ako. Ayan, ito yung mga kasama ko. Ayan, ito yata yung mga kasakay ko sa aeroplano. Nauna pala ako. Ganun ba ako kabilis? Tapos guys, tawang tawa ako kasi diba ang flight ko is 2:40 AM. Tapos ang dating namin dito mga 8 AM nga. Yes, syempre madaling araw yung flight namin. Natutulog lang talaga ako buong flight. As in, buong flight. Siguro yung first 30 minutes hindi ako natutulog kasi syempre yun yung pagpasok, yun yung nag-aayos ka pa ng mga upuan. Pero nung nakasettle na, nakaakyat na yung aeroplano, natulog lang talaga ako buong flight. Tapos nagising na lang ako yung landing na. Tapos parang nagulat ako kasi tugs. Akala ko talaga kung anong nangyayari. Parang ano, tapos nagpapanik ako. Tapos parang ano, baka chill lang yung mga tao. Yun pala landing na guys. Ang saya kasi hindi ko naramdaman yung biyahe talaga. And then, pagising ko na lang, meron na akong ganito. Kasi ito pala guys, may nakasulat na yung shuttle train. Yung gates 1 to 50, yun yung terminal 1. And then, gates 101 to 132 is yung concourse. Hala, ano bang sabihin ng concourse? Pero ito yung arrow na blue, no? Sabi niya, papunta daw dito. Pupunta tayo sa terminal 1. So, tara, sakay tayo ng train. Okay, sumakay lang tayo ng transfer train. So, ano lang, magsaglit lang, 2 minutes lang, 2 to 3 minutes lang. And then, nandito na tayo sa terminal 1. After that, tayo ng elevator. Guys, we are here at I. Ito na yun. Pag nakita nyo na itong design na ito na may mga pahalaman si Mayor, it's a sign you are in Incheon International Airport. Ayan. Ay, pwede mag-CR lang ako. Ayan, CR dito. Ay, ito na yung very iconic na Incheon International Airport. Mag-selfie lang tayo para ma-manifest nyo rin. Madali, manifest. Incheon. Ay, hindi ko makita. Saan? Incheon International Airport. Ayan, access Q code sa ayan, COV19ENT.KDCA.GO.KR. Ayan, pero kung tinatamad kayo in advance, ayan, binibigay naman to sa airline. Arrival card, custom declaration form, and then health declaration form. Sorry, hindi siya nagfo-focus. Ayan, basta health declaration form. And so again, nakatulog lang kasi ako buong flight. And then pagkagising ko, meron na akong ganito sa aking seat. Thank you naman sa mga staff, no? Very mindful, very demure, charing, very classy. Ayan yung mga ballpen para dito. Tara, mag-fill out lang ako. Guys, nakalagpas na tayo sa immigration. Wala namang tanong sa immigration. Kinuha lang nila yung isang yung arrival card, tapos yung passport, and yun lang. Hindi nga nila kinuha yung visa ko eh. Saka yung ibang mga customs declaration dito yun. So, nakuha ko na yung luggage ko. Ay guys, yung luggage ko pala. So nice. Ayan. So ito yung napanalunan ko doon sa Cloak Awards, no? From so ito yung napanalunan ko doon sa Cloak Award from the Travel Club PH and World Travelers. Thank you so much. So itong bag daw is limited edition Dubai collection. Wow. First time ko nagkaroon ng magandang bag or parang high quality bag. Yeah, thank you so much. Diba? Itong bag is yung nabili ko to sa Hanoi. If napanood nyo yung aking Hanoi vlog, nabili ko to kay Kuya. Doon sa kay kuyang tindero yung may-ari na mabait. Binigyan niyo tayo ng discount. So after dito, after immigration, after ng baggage, lalabas lang tayo.
sa customs, and then arrival hall, kukuha tayo ng wifi. Nagbook lang din ako ng wifi sa Cloak, you know kung anong discount code yung makakapagpabawas sa inyong mga Cloak bookings, Marvin sa mga Cloak. And then after ng wifi, mag-withdraw tayo. Let's go. And guys, makikita nyo naman yung arrow. Kapag green, ayan, nothing to declare. Pag pink, kapag meron kayong mga goods to declare. So, i-follow nyo lang yung green na arrow. So, yan. Mag-exit tayo doon sa may... Baka dyan na lang sa exit C. Sige. Yan. Exit C. Follow nyo lang yung green. Nothing to declare. Unless meron kayong i-declare ng mga goods, no? So, wala naman tayong dala na goods na kailangan i-declare. Kailangan ko lang i-declare na medyo mahilig ako sa mga OPA. Charot. Pwede ba yun? Sabihin ko sa custom. Charing. Tara na nga. Guys, apparently, itong customs declaration form tsaka health declaration form is hindi siya kinukuha. So, bakit binigay? Hindi nila siya kinukuha, guys. Nag-spend pa ako ng time dito. Like, tas yung complete address ng hotel, parang inis-isa ko pa talaga na. So apparently guys, yung arrival card lang, pero bakit kasi binibigay? Sir, hindi siya, kasi after ng immigration, baggage, tapos wala namang custom na nagsi-check or wala talaga. So binibigay to pero hindi kinukuha. Kayo, depende sa inyo, hindi ko sinasabi na huwag yung fill outan na, baka kasi kunin. Pero sa experience ko, hindi siya kinuha. Ang kinuha lang noong immigration officer is yung arrival card. So, welcome to the arrival hall of Incheon International Airport. My God. Guys, ito yung arrival hall, no? So, dito ako lumabas sa arrival hall C. Ayan, ito yung mga stores. Mukyoko. Ganyan-ganyan. Elevator. Ay, may mga buses na dito, guys. Oh, may mga bus tickets na rin dito. Ayan, if ever gusto nyo mag-bus. Chinek ko sa Cloak bookings ko yung aking na-book na wifi from KT. Siguro ang KT is Korea Telecom. Korean Telecom. Basta parang ganun. So, malapit daw ang pagkiklaiman sa arrival hall A. Okay. So, nasa C ako, no? B, punta tayo sa A. Open sila ng 6 a.m. to 10 p.m. pero meron silang 24 hours sa arrival hall F. Doon na tayo sa A, go. Kasi mas malayo yung F. Ay, may D ba? So ang lawak pala nito, kasi A, B, C, D dito eh, tapos may E, F, ganun. Okay, pwede na pala kayo mag one day dito sa airport. Day one, airport pa lang kasi malawak. So punta mo na tayo sa A, kukunin natin yung wifi. So nabook ko to for, magkano ko lang nga ba ito nabook, guys? Nakalimutan ko na, ilalagay ko lang siya dito. I think if I remember correctly, mga 100 plus per day. Yeah, kasi good for 20 days. 3 devices. 3 devices yung pwede mag-connect sa wifi na yon, and then maglalast naman doon ng 8 to 9 hours yung wifi. I hope mayroon siyang power bank kagaya sa Japan, no? Kasi ang convenient kung mayroong power bank. Tara, kunin muna natin yung wifi. Let's go. Ayan, may mga currency exchange na rin dito, guys. If magpa-exchange kayo, hanapan natin yung Philippines, no? Ayun, may Philippines. So, ayun. Sa may baba, no? Upper, ay, lower left. 21.27. Ay, merong 21.27, merong 27 point, ano, something. So, depende pala yung kung buy or sell, no? So, siguro if, paano ba? Kung may dala kang Philippine peso, magsisell ka, no? Magsisell ka ng, ay, ko alam. Nalilito din ako dun sa buy sell. Kung may dala kang Philippine peso, ah, bibili ka, no? Bibili ka ng Korean won. So, magbabuy ka ng won. Or magsisell ka ng peso. I am not sure. Kaya nga nagwi-withdraw na lang ako, guys. Di ba? Kasi hindi ko rin maintindihan. Mag-withdraw na lang tayo. Ticket pala dito. Kung magaling kayo sa pag-navigate through bus, ayan, meron na mga bus tickets. Hanapin nyo lang siguro Myeongdong, Hongdae, kung saan ba kayo.
So guys, for this trip, magstay tayo sa different places. So una kong hotel is nasa Hongdae. And then mga budget hotels, I'm so proud of myself. Hindi tayo mag-hostel guys, magpa-private room tayo. Pero budget, like super budget hotel. So pupunta tayo sa Hongdae. And then mag-stay rin ako sa Myeongdong. And then lulipat tayo sa may Dongdaemun. So parang 3 hotels ang pagstayhan natin sa Seoul. Tapos after that, pupunta tayo sa Jeju. Mag-hostel ako sa Jeju. And then pupunta tayo sa Busan. Sa Busan mag-hotel ako guys. Ay, combination. Hotel plus hostel. And then, there you go. Ganyan. Update ko kayo sa mga pag-iistihan natin. Arrival hall. Letter A. Kita ba yun? Letter A. Arrival hall. Letter A. Charis. Saan kaya yung banda? Sabi niya malapit lang daw eh. Korea Wi-Fi. Ay, ito marami dito mga Wi-Fi. Korea Wi-Fi, SIM card. Ayun, Katie. Ayun, Katie. Katie, Perry. Katie. Dito kaya yun? Walang nakasulat na clock eh. Wait lang. Basahin ko lang yung voucher. First floor daw. First floor near arrival hall. A. So, ito yung A. So, baka dito nga. Touch the screen. Wi-Fi. Ganun. Ay, tara. May kansani da. Ayan. I have clock bookings. Here. Passport and? Credit card. Does it have to be the same credit card, right? Any, okay. And guys, nakuha na. Ang bilis ng process na nakuha ko agad ng Wi-Fi from KT. I-setup ko, or yan ako lang, i-scan ko lang. Wait lang. Ayan, ang tari naman, mayroong mga pasofa si Mayor. Hindi mo kaya. Oh. Tambay lang tayo sa isa sa mga upuan dito para maskan natin yung ating Wi-Fi doon tayo sa wala masyadong tao. As an introvert, charing. As an introvert, ayoko nung may katabi, nahihiya ako. Ayan dito, wali. Walang tao dito. Let's go. Guys, ang amazing naman ng kanilang ano. Merong ditong, ano oh. Tingnan ko, magcha-charge yung cellphone ko. Amazing. Ayun o, charging. Sige, ilagay natin dyan. Diba? Ayaw din magpatalo ni Korea, no? Sabi nila, huwag kami, Korea kami. Huwag nyo kaming minamalit, Korea kami. Meron kaming mga wireless charging dito sa aming upuan. Ayan. Wi-Fi na nabook sa clock. Ilalagay ko na lang sa description box, guys, yung link kung saan nyo mabubok itong Wi-Fi. And then, mabubok sa clock. And of course, pwede nyo magamit yung aking discount code, Marvin sa Mako Clock, para makaless ba kayo. Kung gusto nyo lang ha, pero kung ayaw nyo, ba't nyo naman ayaw? Ba't nyo naman ayaw gamitin? Gamitin nyo na. De joke. So, yan. This is the router, yung parang pocket Wi-Fi. And scan ko lang dito daw itong QR code, and then ikikiin ko yan. And then included din yung kanyang charger. And meron kasamang charger. Ay, walang power bank. Sad. Walang power bank. Ah. Sorry. Walang power bank, pero sige, go lang. Sabi naman maglalast daw siya ng 8 to 9 hours. So, I think good for the day naman tayo. So, magjo-join tayo sa Wi-Fi. Naka-ano kasi ako sa airport Wi-Fi. So, ito yung name ng Wi-Fi lang. Katie, okay. Tapos, i-key-in ko lang itong password. Ito na nga, di ba? Magpa-password na ako, Mark. May Wi-Fi na tayo. Test niya natin yung kanyang speed. Makapag-search tayo. Test. Anong isi-search natin? Jungkook and Marvin's wedding. Charot. Sorry.
Mingyu's favorite Filipino. Ano ba? Mag-test ka mga kuke. Ayan, mabilis. Alam, mabilis. Hindi nga. Oh, ito try ko sa inyo. Ito type ko pa lang. Jungkook pa lang yung denype ko, ha. Kita nyo ba? Search. Oh. Diba? In just, boom, 1 second. My future kayo. Pwede kayong gumawa ng telenovela, chari. Si Vim, guwapo din si Vim. Bagay na bag. Alo, anong ginagawa natin sa buhay? Ba't hindi pa tayo nagkakatuluyan? Ang laki ng potential natin, V. Si Mingyu naman. Parang perfect. Ah, ang perfect match. Nananawagan ako sa Korean television, like sa mga Korean K-pop talent agencies. Anong ginagawa niyo sa buhay? Hindi niyo pa baka ma-rediscover? O like, ito yung couple na to? Ay, ito yung magbabago sa history ng Korea. Bagay na bagay kasi. Bibi, saan ka kaya ngayon? Ang itinerary ko today, hanapin si Mingyu. Hindi, joke. Pero ang bilis ng internet, in fairness naman, nakita niya naman, ang bilis ng internet. Tapos, mas lalo, alam ko kasi, kapag ginamit niyo yung promo code ko sa clock na Marvin sa Mako Clock, bumibilis siya yung internet. Pag ibang code kasi yung ginagamit niyo, hindi tayo sure. Loko lang, joke lang, guys. Pero gamitin nyo kasi. Alam nyo guys, sobrang nakakatuwa kasi, di ba nung last kong Korea, naiwan ko yung cellphone ko. Kung napanood nyo yung last kong Korea, dalawa kasi yung phone ko dati, like yung personal phone tsaka yung work phone. Yung work phone ko, naiwan ko siya sa hostel ko sa Hongdae. Tapos nag-message ako sa kanila na pwede bang itago nyo na lang muna kasi kukunin ko kapag bumalik ako sa Korea. Tapos, November last year ako nagpunta, September na ngayon. Kumbaga, ilan na ba? 10 months. 10 months after. Tapos nag-message ako sa hostel. Sabi ko na, babalik po ako sa Korea this month. Check ko lang po sana kung naitago nyo yung phone ko. Okay lang kung sabi ko pa nga, okay lang kung nawala kasi medyo matagal na. Sabi na na, yes, we still have the phone. Feel free na parang kunin mo siya anytime. So sabi ko, lo, nakakatuwa, no? Kasi parang hostel lang siya, hindi siya yung hotel nga eh. Hostel lang naman, maliit lang. Tapos, imagine, tinago talaga nila yung cellphone ko for 10 months. Hindi nila binenta or winala, no? So, parang, bait naman mga Koreans. So, yan. Isa sa mga itinerary ko din today is kunin yung cellphone. Siguro bigyan natin sila ng something like donut. Ganun, no? Parang pa-thank you. Pa-thank you for keeping my phone. Nakakatuwa naman. So, meron akong T-money from my previous Korea trip. So, nabuko lang dito sa clock, guys. T-money para siyang, sa Japan, para siyang Suica card, Coca card. Dito sa Taiwan, para siyang Easy card. Sa Hong Kong, para siyang, anong tawag yung sa card sa Hong Kong? Basta yun, yung parang pwede mo siyang magamit sa mga trains, convenience store, Starbucks, mga donuts, ganyan. So, ayan. Pwede kayong mag-book sa clock para pagdating nyo, i-claim nyo na lang dito and then pwede nyo pa-loadan. Meron dito ang convenience store, See You. Nice to see you. Favorite ko din tong Nice to see you dito sa Korea. So, i-check ko kung meron pang laman. Bibili lang ako ng kape. Pag wala, try ko muna yung credit card ko kasi hindi pa ako nakakapag-withdraw. Ha? Ito na yung sagi nila. 3 out of 1. Mga 100 na. 100 yung dalawang mahal. Ayan guys, dito sa may katapat ng arrival hall, letter B. Ayan, letter B na to. Pagka tapat niya dito, meron dito ang ATM.
dito ako nag-withdraw last time na hindi ako maka-withdraw. Pero parang may pila, so meaning nakaka-withdraw sila. Ang bala kong withdraw is mga 600,000 Korean won. Equivalent doon mga 25,300 pesos, ganun. Kasi 20 days ako dito sa Korea, guys. So, feeling ko ang budget ko is 25,000 pesos or mga 1,250 per day. Okay na muna yan, guys, kasi nabook ko na naman yung mga hotels ko, activities ko, and ito yung airport transfer ko. Kumbaga, sa food na lang mostly yung 1,250 food. So, I think okay na yun. Like, budget traveler ako, kaya ko yun. So, ayan muna tayo. Mag-withdraw ako ng 600,000 won or 25,000 pesos. Tapos sa BPI app, change ko yung limit ko. Diba 20,000 pesos yung limit per day? Ginawa ko siyang 30,000 pesos muna para maka-withdraw ako ng 25,000. Hopefully gumana, pero from the looks of it, parang nahihirapan din yung mga nag-withdraw. Ayan, oh. Parang nag-i-struggle din sila. Nagdadalawang isip tuloy ako kung mag-withdraw ako. Kasi last time dito ako nag-withdraw, tapos hindi talaga siya gumana. Ayan, oh. Hana bang? What if doon na lang ako mag-withdraw sa city? Kasi meron na naman akong airport transfer, yung Arex. Doon na lang kaya tayo mag-withdraw, no? Sige, doon na lang tayo mag-withdraw. So, ang una kong hotel, guys, is nasa may Sincheon or malapit siya sa Hongdae. Isang station away from Hongdae. Kasi kung gusto nyo nang malapit sa airport, I think Hongdae area is a good choice. Kasi merong direct na train from Hongdae to airport. Wala kasing direct na train from Myeongdong to airport, from airport to Myeongdong or vice versa. Meron sigurong bus, hindi ko pa na-try yung bus. Pero mas mabilis kasi kapag train, no? So, kaya ang day one ko, Hongdae muna para malapit sa airport. Like, isang station lang. Tapos, the next days, lilipat tayo sa Myeongdong. But for now, Hongdae muna tayo. Or Sincheon, one station away. And then, one tip pa, kasi usually kapag sa Hongdae, mahal kapag Hongdae mismo, di ba? Another tip, magstay kayo sa isang station away from the main station. Kasi for example, Hongdae, Myeongdong, di ba mga sikat yun? Pero kung magtitingin kayo ng hotel one station away, minsan yung mga prices a little, mas cheap, no? Cheaper, pero malapit ka rin naman sa train station, tapos malapit ka rin naman sa Hongdae kasi isang station away lang. So, yun yung maipapayo ko kung gusto nyo. Tara. Doon na lang kaya ako sa city. Natatakot naman ako. Baka wala akong mahanap na ATM sa city. So, magre-risk ba ako? Or dito na ako mag-withdraw? Kasi sila, hindi rin sila maka-withdraw. Look. Oh, hindi sila maka-withdraw. Ang problema sila, guys. Itong family na to. Ayan. Umalis sila kasi hindi sila maka-withdraw. Ayoko na. Ayoko mag-risk. Sige, doon na tayo sa city. What if wala tayong mahanap? Kasi ang problema dito sa Korea Airport, limited yung ATM, no? Or comment down below, guys, kung saan yung mga ATM dito. Wala akong makita masyadong ATM dito sa may arrival hall. So that's my problem. Ayun lang siya, Hana Bank lang. Kaso nag-i-error nga kasi ako dyan, eh. Or try natin ngayon na in-increase ko na yung limit ko to 30,000. Baka yun yung cost before, kaya hindi ako maka-withdraw. Sige, ha. Try ko mag-withdraw. Minakso sa dito. When you have a foreign card, please press the green foreign card before inserting the card. Pero saan ba yung green foreign card dyan? Ito? Paano ko mag-English? Cash withdrawal. Diba? Ang hirap maintindihin. Saan yung green foreign card? Wala mo lang arrow, no? Ay, ito pala. May ganito pala. Saan kaya yung ito English? Saan yung green foreign card? Diba? Ito. Kasi green. Saan yung foreign? Ayun. Domestic card. Hindi.
Kailangan ko talaga yung mahanap yung foreign card, no? Press daw the green foreign card before ako mag-enter. I think yun yung reason kaya hindi nakakapag-withdraw dito. But my problem is, hindi ko alam kung saan yung green foreign card. I-quit. I-quit, guys. Ayoko nang mag-rest. Baka na naman makain pa yung card ko. Kailangan daw i-press yung green foreign card pa hindi ko siya makita. Tara doon na lang ako sa city mag-withdraw, guys. It's okay. So, dito sa Arrival Hall B, ang katapat niya, awid lang kayo, di ba? So, merong escalator, ayun, papuntang departure, kamaakit kayo. But pupunta tayo sa may Arex or yung airport railroad, ayan. Pababa yung arrow, so bababa tayo doon. Let's go! Actually, meron din akong GCash card kasi meron mga nagko-comment dati na kumuha ka ng GCash card, yung mga GoTime card, ganyan. Kumuha ko ng mga ganon. I hope gumana yung mga ganon. Yes, we are going na to airport. Ay, grabe naman yung pamuscle ni Kuya. Hindi ko naman kinakaya. Pero ayan, we're going to the airport railroad. Coming here. Departure. Ito pala yung airport railroad. So guys, kinumpute ko diba 21.3 ang palitan ng Philippine peso to Korean won. So, kung meron kayong 10,000 pesos, magiging ano lang siya, 213,000 Korean won. Or magiging ano lang siya, 8,972. So, kung may 10,000 kayo, malulugi na agad kayo ng mga almost 1,000 or 1,000. Ay, hindi, mga 1,000 ganun. So, kung 20,000, malulugi na kayo ng 2,000. Kung 30,000, malulugi na kayo ng 3,000. Parang ganun yung makakaltas sa inyo. Every 10,000 pesos, 1,000 yung mababawas sa inyo. So, ayan, medyo okay lang siya kung mga 10,000 lang yung gagastos sa inyo. Kasi yung pag-withdraw din yata, mga 1,000 pesos din yung charge. Pero kung malaking pera na yung ipapatch exchange nyo, malaking pera din yung malulugi na sa inyo, no? Chinek ko yung conversion ng USD. Nakalimutan ko lang kasi nasa utak ko. Ay, nakalimutan ko lang kasi sinulat ko lang siya sa calculator. Parang if 20,000 yung ipapa-exchange nyo, 20,000 pesos, pero naka-USD, magkano yun? And 357 USD ang charge lang sa inyo, mga 700 pesos. So, I think nga, yeah, so I think nga better option is to bring US dollar. Parang US dollar will give you the best exchange rate na minimum charge or minimum lang yung kaltas. But again, wala kasi akong for you guys who have time to exchange US dollar, I encourage you to do so. Pero ako kasi like limited na yung time ko para maghanap pa ng mga US dollar. So, withdraw na lang talaga ako mostly sa mga bansang pinupuntahan ko. Although, hindi siya yung ideal, no? Hindi siya yung ideal. Siguro, hindi siya yung it will not give you the best, ano. Kasi medyo mahal din. Pero sa experience ko, mga almost 1,000 pesos yung na-charge. Pero kung malaki naman yung i-withdraw mo, hindi at least isang charge na lang, di ba? Ay, nasa na tayo, guys. Ayan, airport, railroad, all stop. Magtiwala na lang tayo sa mga arrow na to. Ayan. Ayan, merong Burger King. Ay, taray, Gyeongbokgung Palace. Charot. Hey guys, meron pa lang 2 types of train tickets, yung all stop train tickets and then yung sa akin yung non-stop. So, from the word itself pa lang, pag sinabing all stop, lahat ng stops hihinto siya. So, mas pinili ko yung wala masyadong stop dito sa isa. Itong blue ayan, Arex na itong to all stop train itong blue, pero dito tayo sa may orange. Ayan. Merong isa pang kulay dito, orange. Yung express train na hindi siya pa-stop ng pa-stop.
Yan. Airport Express train. Color orange. Naalala ko kasi last punta ko dito, nandun ako sa Bulutas, may nagsabi na dito daw nire-redeem. Ayan. Dito yung mga kiosks or mga... Of course, itong ating airport transfer is... Ay, okay, rat. Itong ating airport transfer is nabook natin sa Clock using discount code. Alam yan, hindi ko na sasabihin. Charit. So, meron na akong QR code dito. Ayan, meron akong voucher number. I hope maano natin. English. 원하시는 서비스를 선택하여 주십시오. Please select your departure. Hala. Hindi ako bibili, guys. Magre-redeem lang po ako. Hindi pala, express train ticket vending. Ticket vending machine pala 'to. Saan ako magre-redeem? Train ticket. Magtatanong na ako sa information. Kasi huwag mahihiyang magtanong kung may right med balit. Wait lang. Ipiprepare ko muna yung English ko. How can I just walk away from me? Charot. How can I... Okay. Sige na, bahala na. Excuse me. Where can I redeem this ticket? At the machine. At the machine? Insert the number. Okay, thank you so much. Sa machine daw magre-redeem. Bakit hindi ko nakita kanina? Purchase ticket lang ang nakasulat. Wala, ayan si Kuya. Kuya, can you help me? Kuya, you can send me naman. I also need some attention. Ito yung nag-assist. Select a train. Purchase method. Oh my God. So it's currently 10:42. Baka mabi... Ala! Every hour lang to. 10:42 na kailangan ko na makabili. So, arrival time. Kasi ang susunod pa is 11. Ang tagal pa lang susunod. Select the number of passengers and press the confirm button. Okay. Confirm. Please select your purchase method. Ah, exchange. And pala guys, merong exchange please a ticket. Please enter the serial number to exchange your ticket. Okay. Press the QR code and press the confirm button. 622-9240. 40. 840. 734. The boarding pass has been printed. Ayan na. If you want the receipt, please press print receipt. And guys, as early as that, you can just scan the QR code or enter yung voucher number. Nag-enter ako ng voucher number, so this is the ticket. Mamaya na ako mag-discuss, baka mahuli ako sa train kasi 11:48 daw. 11:42 na. Ayan, bawal daw ang T-Money card. Hindi available ang T-Money card dito, but how can I do this? Scan? Hala, paano niya? Ayun. Ayun guys, dito na ako sa may RX, yung airport railway. So meron siya mga seat number, ha? Pakita ko sa inyo. Ayan, merong car, kung saan car, diba train na maraming cars. So, ayan, car number 5. And then, ito yung seat ko, 11D. Ito yung train number. And so, from the airport, pupunta tayo sa Seoul Station ba to? Or meron ng Hongdae? I'm not sure na how to go out at RX Seoul Station after arrival. Ayan, no? Meron pa instruction. After arrival, ganito ka makakaalis. So, ang travel time nyo is mga around around 40 minutes. So, rest lang ako and I'll see you later.
So yun guys, so nakarating na tayo dito sa Seoul Station. So from the airport, nag-RX tayo, o Airport Railway, the Seoul Station. Mag-exit lang ako dito sa Seoul Station, tapos then magta-transfer tayo dun sa mga subway lines, city lines, hindi na itong Airport Railway. Alam nyo, I think merong train station or merong train from airport to Hongdae. Hindi ko lang siya pa masyadong kabisado, pero try kong ipaalam sa inyo pag nalaman ko paano. Kasi itong nasakyan kong RX from airport to Seoul Station. So ngayon nasa Seoul Station ako, nilipat ako ng Hongdae, Green Line Hongdae. Kung Myeongdong kayo, Blue Line kayo. Tara! 1 and Line 4. Ayan, Cheongmuro. Kapag Myeongdong kayo, Line 4. Kasi ang Cheongmuro katabi ng Myeongdong yan eh. So saan ako? Line 1? Guys, ito pala. Kasi yung kaninang pinakita kong sabi ko na all-stop train, yung lahat ng station mag-stop siya, hindi yung RX. Ayan no, dadaan siya ng Hongik. Ang Hongik University is yung Hongdae. So pwede niyo siyang sakyan all-stop train. Yung alam mas mabagal siyempre kasi mag-stop siya lagi. Meron akong minimapa. Ang Seoul Station kasi ito, yun. Seoul Station. Ah, okay. So may option ako magpunta ng Sky Blue Line. Ayun, Sky Blue to Myeongdong. Kaso nandito kasi ako sa Green Line. Ito, Sinchon. Kita nyo ba yung Green Line? Sinchon. To Hongik. Hongik is Hongdae. So, ay nawala. Kung ano pa makita niyong picture dyan. Ay, nag-message yung mama ko. Wait lang, ma. So, from Seoul. Ah, okay. So, from Seoul, guys, sasakay tayo ng, ayun, Blue Line. Papuntang, ayun, one station lang. City Hall. That's from City Hall. Ay, hindi nyo pala nakikita. From Seoul Station, papuntang City Hall. Tapos City Hall, Green Line. Lilipat ako papuntang Sinchon. Sige, dun muna tayo sa Blue Line. Again, if ang accommodation nyo is Myeongdong, Line 4. But since ako sa Hongdae or sa Sinchon, mag-ano pa ako. Magka-transfer pa ako ng lines. Again, pwede kayong sumakay pala ng all-stop train. So, from airport, diretso na siya sa Hongik University or Hongdae. Dapat pala ganun yung ginawa ko. Pero ngayon ko lang din nalaman. So wag kayong magalit. Kasi hindi ko naman alam lahat ng bagay sa mundo. Ayan, dito sa Line 4, dito kayo ha, mga taga Myeongdong. Mga taga Myeongdong. Kung dyan kayo sa Myeongdong, Cheongmuro, Sadang, ayan. Pero kami mga taga, ano, lilipat pa ng train. Dito kami sa Line number 1. Meron ba akong T-money from last year? Hindi ko sure kung may laman. Nakalimutan ko na kung may laman. Pero I'm gonna try kung gagana. Kung hindi, meron namang mga vending machine dito sa likod. Pero try muna natin ito kung may laman yung T-money natin. Usually kasi yung mga ganito ko mga cards ko, hindi ko inuubos yung laman. Ay! Ayoko na magsabi, baka mga gaya naman tayo sa Taipei na confident ako na may laman. Tapos negative 2 pala, may utang pa pala ako sa Taiwan. Ayan, nakinakaba na tuloy ako. Sana mayroong laman para hindi naman ako nakakahiya. Hi, error. Bakit error, bro? Pinahiya na naman po ako. Ay, ayoko na. Na talaga, napapahiya talaga ako. Basta nag-error. Yeah, RX. Okay. This one? With your transportation card? Yeah, this. This one? Yeah. I'm showing error. Okay. All right, thank you. Wait. Thank you so much. Ah, dito ako nakadaan sa area na to. Diba, tinatry ko siya dito, nag-error siya.
dito sa gate na to pala, parang ito yata yung T-Money. So, ayan, so for your reference, merong area ng T-Money lang. Tara, let's go. Wait lang, parang malapit na ako mag-love life. Kuya, patulungan naman ako. Ala, hindi ako pinansin. Ayan, grabe siya. Nakita niya ng hirap na hirap ako dito sa kakaano ko ng bag. Hindi man lang ako pinansin. Kahit konting pagtulong lang sana, ma-appreciate ko na sana, pero wala eh. Kung ganyan ka, wag na lang natin ituloy itong pinabalak kong relasyon sana sa atin. Parang one-sided love. Ako nasa age na ako ngayon na kapag one-sided love, pinipilit ko pa rin. Hindi ako natututo eh. Kahit ako lang nagmamahal, laban pa rin guys. Because we only live once, ilaban mo pagbabal mo. Sayang, nagwapo sana eh. Kaso wala dun yung parang willingness to help. And yung parang, guys, dalawang maliit ka, medyo mabigat eh. Gusto ko sanang, gusto ko ng princess treatment. Kuya, experience naman ng princess treatment. Yung parang, ganyan lang ako, hi guys, welcome to the vlog. Hindi yung parang, ano ba? Hindi talaga nakaka-princesa itong mga choices ko sa buhay. Kailangan ko na talaga mag-jowa para, babe, can you ano, carry it? Like, it doesn't fit my branding. My branding is a princess type, pabebe with a heart. Gutom lang siguro talaga. Gutom na naman ako. Okay. Transfer. So, Yosan. Ay, Diyos ko. Ay, ang amazing na nakita nyo. I love what you did there. I love what you did there. That's so pretty amazing. Kaya ba nito? Ang ganito kabigat? Hala, hindi yata pwede. Kaya ba yung ganito? Hala, ang amazing, guys. Narealize ko, I don't need a prince. I just need a luggage na ganito. Luggage controller. Asan si kuya? Sana si kuya na hindi ako tinulungan. Huyo ka ngayon. Merong pa ganito yung Korea. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Thank you, Korea. Thank you for inventing this kind of technology. Dahil sa'yo, nare-realize ko na hindi ko naman talaga kailangan ng jowa. Kailangan ko lang ng AI. Kailangan ko ng technology ganito. Let's go, one more. One more. Pero malapit lang naman. Mag-i-NRT pa ba ako? Sige. As a princess, i-push natin yung pag-i-NRT. Go. Oh my God, walking pretty. Ito yung nababagay sa akin, yung walk. Wala, walking pretty ka lang. Ayan. Korea, because of that, number one ka na sa puso ko. Tsaka, hindi ba siya mag-i-slide ng mabilis? I'm so natatakot for my luggage. Abangan natin siya baka. Kung ano nangyari. Ay, ang galing. Hindi siya nag-i-slide. Yung kanyang ganyan is merong nag-hold. My God, Korea. Medyo napamahal na ako sa Korea. Gusto ko ba naman yung ganito, yung parang meron siyang acts of service. Yun yung love language ko eh. Acts of service. Kasi mahilig ako magpa-service. Charot. Ayan. Tayo sa Seoul Station. Ayan, Seoul. Tapos lilipat lang tayo ng isang station sa City Hall. Kasi kailangan natin makapunta sa Green Line. Yung guys, from Seoul Station, sumakay ako ng Line 1, dark blue line. Isang station away lang to City Hall. So, nasa City Hall station na ako. Sabi na ako sila, Green Line.
Huwag kayong ma-intimidate sa train station ng Korea. Although, medyo kagaya siya ng Japan na, for example, ganito malayo pa yung lalakarin mo papunta sa next station, no? Hindi siya kagaya ng Taipei na pag-transfer mo sa isa, paglilipat ka, mabilis lang. Dito may lakad-lakad pa. Pero again, meron naman mga ganyan signages na yan, no? Yung arrow na number 2, green line. So huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kaya nyo yan. Kaya nating lahat to. Ako nga laging naliligaw, diba? Pero nakaka-uwi naman ako. Huwag kayong matakot maligaw. Ang importante, nakakabalik kayo sa tamang landas. Charot. Ayun guys, yung mapa ng green line. So nandito tayo. Nandito na ako sa City Hall, no? Kailangan ko makapunta sa... Ito, Ewa Women's, no? Sinchon. Sinchon ako. Ito yung Hongik. Ito yung Hongdae. Pero ang hotel ko malapit dito. Ano pa bang pupuntahan nyo sa Green Line? Green Line is Seoul National University. Kung pupunta kayo dyan. Sa kabila naman, sa kabilang station, Dongdaemun. Ito, tourist spot din to, diba? Dongdaemun. Yeah. Dongdaemun History and Culture. Ano pa mga tourist spot dyan? Gangnam. Ito Gangnam, oh. Yan. Medyo malayo lang yung Gangnam kasi nandito ako sa area na diba Sinchon. Tapos, tsanan, ang layo ng Gangnam. Iikutin ko ng paganyan para makapunta sa Gangnam. Pero let's go. Nandito daw tayo sa right side. Ayan. Parang better view to. Saan ba ako? Ewa. Nandito ako sa may Sinchon. Ang hotel ko ngayon sa Sinchon. Tapos lilipat kasi ako sa Myeongdong. So, paglilipat ako ng Myeongdong, dito ka lang Sinchon. Tapos, punta ka sa Dongdaemun, transfer ka sa Sky Blue Line, tapos dito na yung Myeongdong. Yan. Parang feeling ko okay tong Green Line kasi ang dami niyang transfer station. So kahit saan kayo pupunta, madali kayo makaka-transfer. So yun guys, nakarating na ako dito sa Sinchon Station na Green Line. No? Ang hotel ko is, I think, nung binubok ko siya, sabi sa 200 meters away from Sinchon Station. So, I hope na malapit lang siya. So, tara. Update ko kayo mamaya after ko mag-exit kasi medyo hagdan na naman yung pagdadaanan ko pa-exit. So, hindi ko kaya mag-camera dito. Yan. Guys, kung nakikita nyo lang yung pinagdadaanan ko sa mga luggage lagi sa pagta-travel, napiling ko nagkakamuscle ako. No? Nagkakamuscle ako, hindi na ako princess. Withdraw na kaya? May bangko na dito. Mag-withdraw na ako. Nako, mukhang delikado. Mukhang delikado na naman ako. Ayan, ito pala yung foreign card. Sige nga, try ko foreign card. Continue. Please check any different shape of the card. Ano daw? Sabi. So, insert ko yung card ko dito. Continue. English, foreign, English. Hala, ano ba yung BPI ko? Mastercard ba yun? Hindi ko rin na alam. Hindi ko nabasa. Master yet. Savings. Cash withdrawal. Di ba may pagpaka ba? Ay, pwede ba akong other amount? Ang 200 kasi magkano lang yun? Mga 10,000 pesos or less pa, no? Pwede bang mas malaki dito? Ay, ang max lang na pwede ma-withdraw is 300. Edi 300 lang tayo. Ay, Boplux. Tama na, 300. Kasi may 00 na dito. Ah, 50,000 won. Max is 6. 6 tayo. Ay, wait lang. Magpipin lang ako. Huwag kayong tumingin. Ang access fee daw is 6,000 won or mga... Magkano yung 6,000?
300, 200 plus. Medyo mahal pero wala akong choice. So yun guys, ang maximum kasi na pwede ma-withdraw is 300,000 won or 12,600 pesos. Check natin yung BPI ko kung magkano yung nakaltas. Siguro, ito lang ako mag-withdraw. Kailangan ko lang ng cash na reserva. Pero siguro magka-card-card na ako. May GCash card din naman ako. Magkano yung nakaltas? Ah, 13,400. Di ba ang mahal? 13,400. Let's dapat 12,600 lang, no? 800 pesos. Di ba mahal? 800 pesos yung na-withdraw ko sa 12,000 pesos. So, ay, ganun yung fee. Kaya, kung makadalawang withdraw kayo, di ba, magkano, 1,600 na yung kaltas. So, better talaga kung USD, no, para lahat ng USD nyo, ipapalit nyo na isang charge na lang. But again, wala kasi akong time na magpapalit ng USD. So, ito na lang ako. And then, kailangan ko lang ng reserva na cash, pero magka-card-card lang ako. GCash card, ganun. Para hindi na rin ako mag-withdraw at para wala na rin charge. Kasi yung mga, kapag mga GCash, maliliit lang naman yung charge dun, no. So, hindi naman siguro siya abot ng 1,000 kung gagamitin ko siya lagi or mga ganun lang. So ayun, at least magkaroon kayo ng idea kung gaano yung range ng charge kapag mag-withdraw dito sa Korea. Let's go na, may pera na tayo and hanapin na natin ang ating hotel. Bigla ko lang naalala yung wifi pala kanina, di ba hiningan ako ng credit card kasi kumbaga yun yung credit card na i-charge nila kapag hindi mo binalik yung wifi on time or kapag meron ka mga extra charges, doon nila i-charge sa credit card na yun. Kaya hiningi nila yung credit card details ko kanina. Is another ano pa pala tip is i-download nyo ang Naver map. Ito. Kasi ang Google map, wala siya ng full feature sa Korea. Wala yung walk. Wala yung option na to walk. So you can download this app called Naver. Naver map. Lalagay ko na lang dito guys yung icon. Pero hindi ko ma-search yung hotel name ko sa Naver. 7 Hostel kasi yung name ng hostel ko ngayon. Wala siya sa Naver. So nag-google ulit ako. Pero walang option ng walk sa Google. Kumbaga yung arrow lang. Diba yun yung red? Yung red na ano, dun yung hotel ko. Tapos itong, ito, hostel. Tapos nandito yung train station. Ito, yung may arrow na yan. Walang option to walk. Pero ifa-follow ko na lang yung, ayan, yung linya sa Google. And then yung arrow. Magsasariling sikap na lang ako. Hey guys! Finally, nandito na tayo sa labas. Ito yung Sincheon MRT, no? Yay! Welcome to Korea! Finally, nasa outside world na tayo. Lalakarin ko lang yung hotel ko. Parang malapit nga lang siya, guys. Feeling ko mga 2 minutes walk lang. So,